Okay guys, so ngayon ay susubukan nating magpalit ng shift nav nitong Chevrolet Spin. So nasira kasi itong button guys, no? So ayan, pag pinindot natin siya, ayaw na niyang bumalik kasi merong nabasag dito sa loob. So nag-inquire kami actually kung magkano kung papag-repair ito, and unfortunately, umaabot siya ng mahigit 4,000 kasi siguro isang buo ito napapalitan. Pero ang sira lang naman kasi niya is yung pindutan dito sa loob. Fortunately, nakahanap kami online ng tinatawag na repair kit. So, ito siya, nakabili kami. Totoo lang, piyesa daw to ng Chevrolet Sonic. Pero kasi dahil magkamukha naman sila, we assumed na magiging magkaparehas. So, susubukan natin kung talagang parehas talaga sila. So, ito guys yung laman niya, no? Repair kit yung tawag dito. Ayan, magkamukha naman sila. Tapos, ayan, merong 6 na piraso siya ng piyesa. So, titignan natin kung alin dito yung pinakakailangan natin, kung ano yung nasira. Okay, so ngayon, subukan na natin munang tanggalin at baklasin natin ito para makita natin kung alin talaga yung may damage. So, ayan. Susubukan muna nating tanggalin yung pinaka-cover niya. Oh, yan. Okay, dahan-dahan lang para hindi siya mabasag. Oh, yan. So, ito yung loob niya, guys. Ganyan siya sa loob. So, hahanapin natin kung alin dyan yung merong naging problem. So, ayan. So, next naman is tatanggalin naman natin yung isa pang cover niya. Yung kulay itim. Ayan. So, medyo ingat-ingat lang kasi baka mabasag ng tulo yan. Okay, so, masama yung, ayan. Ayan, natanggal na. May wire pa kaya? Okay. Ayan. Ba, ito yun ah. So, tanggalin na natin to. Ayun, so may nabasag nga. Ayan, so i-push lang natin siya dito para matanggal natin. Ayan, so ayan. Kitang-kita yung ano, nabasag. Ito yung kailangan nating palitan. Ito mo, naiwan pa dito sa loob yung ano niya, oh, kapiraso. Ito guys, oh. So, tatanggalin din natin to ngayon. Sige. Ayan. So, tatanggalin muna natin yung pinaka, ano niya, no? Ano bang tawag dyan? Yung parang naglalak sa kanya. Yung parang ganito, guys. Ito. Ayan. Nandun siya. Iwan pa kasi dun yung piyesa na basag. So, kailangan natin siyang hilahin. Yun. Natanggal na. So, nandun pa rin yung
kapiraso. Ito. Ayun o. Oh. Ayun guys. Ito yung nabasag. Tapos ito yung parang pinaka ano niya, spring niya. Pero mukha naman siyang ano eh, working pa. So hindi muna natin yan papalitan. Okay, so ito yung ano, yung basag na papalitan natin. And ito yung nabili nating kamukha niya. So siguro gagayahin lang natin, no, kung paano yung tsura niya. Ayan. Tapos ito, tanggalin na lang natin siya. Para ilipat natin sa kabila. Ayan dito. O diba? Ayan. So, nalipat na natin to. Ito na siya. Tapos ito yung kanina na ano, tinanggal natin. No? Since okay pa naman siya, ito pa rin yung gagamitin natin. So, ikakabit na natin siya dito. Saan ba yun? Yan. Okay. Pasok lang natin siya. Here. Wait lang. Paano ba to? Ano bang uunahin? Ayan. Ayun. So, napasok na. Ayan, so na ipasok na po natin siya. Ayan, no. So kung makita natin, it's working now. Ayan, so look at the mechanism, no. Ayan. So make sure lang ha na yung spring doon is nasa maayos siyang kalagayan kung saan siya dapat talaga. Then next ay ilalagay na natin ito. Ito yung parang magsisilbing lock niya. So, pasok natin siya dito sa kung paano lang din natin siya kanina nakuha. Okay, so as we can see, matagumpay na natin na ipasok ito. Ito kasi yung parang ano niya, pinaka-lock niya. This one. Ayan. So, okay na. Sige nga, test natin kung napipindot. Oh. Ayos ba, Brad? Malambot naman. Ayos. Ayan. So, ayan. No. Kita natin, no? So, nasi-shift na siya. So, ang gagawin na lang natin ngayon ay ibabalik natin yung mga tinanggal nating cover niya. Okay, so ibabalik na natin tong cover niya. Actually, may basag siya. Basag pala din. So, siguro dapat palitan na lang din natin nung spare. Magkaparehas naman. Ayan o, nabasag na yung nandito. Yung parang pinakalock niya. So, gamitin na lang natin tong bagong bili natin. So, ayan. Dahan-dahan lang tayo. Actually, dapat mauna to eh. Papasok muna natin siya dito sa bahay niya. Ayan. So, medyo challenging para itong pagbabalik naman. Ayan. Ayan. Okay. Tapos, tulak lang na. Ito. Mm-hmm. Saan na yun? Okay. So, dito na tayo sa kabila. Ayan. So, aw. Make sure lang na maipasok natin siya doon sa pinakalalagyan niya.
Saan na ba yun? Okay, last one. So, kailangan nyo pala guys, unahin yung sa kabila kasi meron siyang pindutan dun. Tapos, bago ito. Okay, so... ayaw pa rin niyang umabot. So, nailagay na natin tong cover na dito. Naibalik na natin. At ito na yung last piece ng kailangan nating ilagay. Okay. So, tingnan nyo na ito yung pang ano niya. So, kailangan ilagay mo na dito sa loob. Para siguraduhin natin na hindi siya masisira. Okay. So, parang hindi yata siya pumapasok. Ayos! Okay guys, testing natin. Lambot na Brad. Ayos! Okay, gumagana naman siya lahat. Everything is okay. Okay. So yan, ito yung mga tools natin. So, ito yung luma. Nabasag na rin kasi siya. So, hindi na natin siya binalik. Tapos, ito yun din yung nabasag na parts niya. Ito yung pangtulak kasi dun sa gear. Tapos, ito, pinalitan na rin natin siya kanina. Dahil, parang hindi na siya ganun ka-functional yung ano niya, yung pagtulak. Then this one, unfortunately, ito pa rin yung bago, hindi namin naikabit kasi nung pinag-compare namin, hindi pala magkasukat yung portion nito, kaya kahit anong pilit namin gawin, ayaw niyang pumasok dun sa pinaka-lock niya. So again, this one kasi is for the Chevrolet Sonic, and itong sasakyan natin is Chevrolet Spin. So, itong part lang na to ang hindi nag-fit. Then, yung isa, hindi na rin natin siya ginamit. Itong, ano ba itong tawag dito? Ito yung parang pinakalak niya. So, anyways, guys, ayan, matagumpay naman na natin siyang naayos. So, good job! So, kung nakatulong sa inyo ang video na ito, guys, please give me a thumbs up and please subscribe to my channel para sa iba pang mga videos na maaari nyo pang mapanood. So, see you again on my next vlog. Bye!